Patay, ikaapat na kabanata. Pagkatapos, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng Diablo. Siya'y nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi kaya't siya'y nagutom. Dumating ang Diablo at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos." Pagkatapos, dinala siya ng Diablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, at pinatayo sa taluktok ng templo. Sinabi nito sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, sa kanyang mga anghel, ika'y itatagupilin, at sa kanilang mga kamay, ika'y aalalayan ng sa mga bato, paamoy hindi masaktan." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos, dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang karangyaan ng mga ito. Sinabi ng Diablo sa kanya, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin." Kaya't sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran." Pagkatapos, iniwan na siya ng Diablo. Dumating naman ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran nila. Nang mabalitaan ni Jesus na ipinilanggo si Juan, bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret na nirahan, kundi sa bayan ng Kapernaum na nasa baybayin ng lawa ng Galilea na sakop ng Zebulun at Neftali. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta Isayas, "Lupain ng Zebulun at lupain ng Neftali, daan ang papunta sa lawa, sa ibayo ng Hordan, sa Galilea ng mga Hentil. Ang mga taong nasa kadiliman ay nakakita ng maningning na ilaw. Sa mga nakatira sa nilim ng kamatayan ay sumikat ang liwanag." Magmula noon ay nangaral si Jesus. Itinuturo niya, "Magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit." Minsan, naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Nakita niyang naghahagis ng lambat sa lawa ang dalawang mangisda, si Simon na tinatawag din Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangisda ng mga tao." Noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya ng paglalakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ng kanilang ama at nag-aayos ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea. Nagtuturo siya sa mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinapagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman ng mga tao. Ang balita tungkol sa kanya ay kumalat sa buong Syria, kaya't dinadala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga nahihirapan dahil sa iba't ibang karamdaman, mga sinasabihan ng mga demonyo, mga may epilepsya at mga paralitiko. Silang lahat ay kanyang pinagaling. Dahil dito, sinundan siya ng napakaraming tao buhat sa Galilea, sa Decapolis, Jerusalem, Judea at maging sa ibayo ng Jordan. Mateo, 5. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad.
at siya'y nagsimulang magturo sa kanila. Pinagbala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagbala ang mga nagdadalamhati, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Pinagbala ang mga mapagpakumbaba, sapagkat mamanahin nila ang Deity. Pinagbala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos. Pinagbala ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Pinagbala ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Pinagbala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Pinagbala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kapilang sila sa kaharian ng langit. Pinagbala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Kayo ang asinan sa katauhan. Ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan? Kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanglibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng mga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Huwag ninyong akalain na parito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang bisa sa kaliit-liit ng bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ngunit ang sumusunod sa kautusan at nagtuturo sa mga tao na tuparin iyon ay magiging dakila sa kaharian ng langit. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo, hinding-hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Narinig ninyo na sinabi sa inyong mga ninuno, huwag kang papatay. Ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulul ka, ay mga nganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Kaya't kung mag-aalay ka ng handog sa dampana para sa Diyos at naalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dampana at makipagkasundo ka sa kanya. Pagkatapos, magbalik ka at maghandog sa Diyos. Kung may ibig magsaktal sa iyo, makipag-ayos ka agad sa kanya bago makarating sa hukuman ang inyong kaso. Kung hindi, ay dadalhin ka niya sa hukom at ibibigay ka nito sa talo at ikukulong ka naman sa bilangguan. Tandaan na, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang barya na dapat mong bayaran. Narinig ninyong sinabi, huwag kang mangangalunyak. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae ng may pagnanasa ay nangangalunya na sa babaeng iyon sa kanyang puso. Kung ang kanang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala,
dugitin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kanang kamay naman ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ang itapon sa impyerno. Sinabi rin naman, kapag makikipaghiwalay ang isang lalaki sa kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag nakipaghiwalay ang isang lalaki sa kanyang asawa, maliban kung ito ay nakikiapit, itinutulak niya ang kanyang asawa sa pangangalo niya. At sino mang makipag-asawa sa babaeng hiniwalayan, ay nagkakasala rin ng pangangalo niya. Narinig din niyong sinabi sa inyong mga ninuno, huwag kang susumpa ng walang katotohanan. Sa halip, tuparin mo ang iyong sinumpaang panata sa Panginoon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong manunumpa kapag kayo'y nangangako. Huwag ninyong sasabihin, saksi ko ang langit, sapagkat ito'y trono ng Diyos. O kaya'y, saksi ko ang lupa, sapagkat ito'y kanyang tuntungan. Huwag din ninyong sasabihin, saksi ko ang Jerusalem, sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Huwag mo ring ipanumpa ang iyong ulo, sapagkat ni isang buhok sa iyong ulo ay hindi mo kayang paputiin o paitingin. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi, sapagkat ang anumang sumpang idaragdag dito ay buhat na sama-sama. Narinig ninyong sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong gumanti sa masamang tao. Kung sinampal ka sa kanang isngi, iharap mo rin sa kanya ang kaliwa. Kung isakdal ka niluman upang makuha ang iyong damit, ibigay mo ito sa kanya, pati ang iyong balabal. Kung pilitin ka ng isang kawal na pasanin ang kanyang dala ng 1 milya, pasanin mo iyon ng 2 milya. Bigyan mo ang nanghihingi sa iyo at huwag mong tanggihan ang nanghihiram sa iyo. Narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa iyo upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong ama na nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama, at nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Kung ang mga nagmamahal sa inyo ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maaasahan? Hindi ba ginagawa rin iyan na mga maniningil na buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, ano ang ginagawa ninyong higit kaysa iba?